Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa Ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkakautang ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao. At ang paghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin ang kapwa sa kanyang pagkukulang. Pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay magkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin nito ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihan mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit,
hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kaniyang mga lingkod na may utang sa kaniya. Unang dinala sa kaniya ang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo kami ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad
ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinibilanggo niya ang kaniyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kaniyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagkakataong ito, tayo pong lahat ay nakikiisa din sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa Bicol Region na kung saan sa araw na ito ay kanilang ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Our Lady of Peñafrancha. Bilang mga Katoliko at bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang natin pinalalalim ang ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno at buhay pagkakawanggawa, kundi kinikilala rin natin ang ating Diyos sa kaniyang dakilang awa, habag at pagmamahal sa atin sa kabila ng napakadami at paulit-ulit nating pagkukulang at pagkakasala sa kanya. Sa araw na ito, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesus Nazareno ng isang aral tungkol sa kapatawaran. At ito rin ang pinakatema at ang pinakabuod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Tinuturuan tayo na maging maawain katulad ng pagiging maawain ng Diyos. Huwag tayong magparusa upang hindi tayo parusahan ng Diyos. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob laban sa ating kapwa. Magpatawad tayo upang tayo rin patawarin ng Diyos. Magbigay tayo upang tayo rin pagkalooban ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa ay siya rin gagawin ng Panginoon sa atin. At kung tayo ay gumagawa ng mabuti
at kalugod-lugod sa Diyos. Ang naghihintay sa atin ay ang kaniyang siksik, liglig, at umaapaw na mga biyaya at pagpapala. Kaya nga po masasabi natin na ang pagmamahal at kapatawaran dapat walang pinipiling edad. Ang pagmamahal at kapatawaran dapat walang pinipiling kasarian at estado sa buhay. Ang pagmamahal at kapatawaran dapat ito ang magiging lunas sa ating mundo na puno ng kasakiman at kasamaan. Kaya nga po tampok sa ating unang pagbasa sa araw na ito mula sa aklat ni Sirach. Ito yung sinabi, napakaganda. Ang puot at pangingitnit ay dapat kamuhian. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang makakamtan na awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyong mga kasalanan? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakagandang paalala sa atin ito. Nararapat tayong magpatawad dahil tayo rin makasalanan. Uulitin ko po, nararapat tayong magpatawad sa kadahilanang tayo rin, ang bawat isa sa atin, kabilang ko, punong-puno din ng pagkakasala o kasalanan. At dahil tayong lahat ay makasalanan, tayo mismo nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Uulitin ko po, napakahalaga po nito, dahil tayong lahat ay makasalanan, tayo mismo sa ating mga sarili nangangailangan ng awa, habag at kapatawaran mula sa Diyos. Sa totoo lamang po, lagi ko po itong sinasabi, napakahirap magpatawad. Totoo yan, hindi madaling limutin yung mga ginawang masama sa atin ng ibang tao. Hindi madaling limutin yung mga sugat, yung mga kirot, at mga hapding idinulot ng kasamaan ng ibang tao laban sa atin. Ngunit lagi ko pong sinasabi, anumang hirap magpatawad, ito ay posible sapagkat ang pagpapatawad maaari nating matutunan. Uulitin ko po, bagamat mahirap magpatawad, ang kapatawaran maaari nating matutunan. Kung hindi mo kaya ibigay agad-agad, may panahon para matutunan ang pagpapatawad. Ano ang requirement? Abay, dapat wag na wag mong isasara ang iyong puso sa pakikipagkasundo. Alam po ninyo, minsan hindi na mahalaga kung gaano ka nasaktan. Ang mas mahalaga, marunong kang magparaya. Uulitin ko, minsan hindi na mahalaga kung gaano ka nasaktan at sinaktan ng ibang tao. Ang mas mahalaga sa Diyos, kung kaya at marunong kang magparaya. At ito ang kalugod-lugod sa Diyos na dapat mayroong puwang ang pagbibigay ng kapatawaran at pagmamahal sa ating mga puso. Di po ba't ito yung sinasabi sa atin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Roma na walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kaya nga kung tayo ay nabubuhay, kanino tayo mabubuhay dapat? Dapat nabubuhay tayo sa Panginoon. At kung tayo ay mamamatay, dapat mamamatay din tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa pamamatay, dapat lagi tayong nasa panig ng Panginoon. Ito po ang ibig sabihin nito. Kung tayo ay nabubuhay alang-alang sa Panginoon, nararapat marunong tayong magmahal. At kung tayo ay nabubuhay para sa Kanya, dapat hindi lang pagmamahal, marunong din tayong magpatawad. Dahil ang buhay sa mundo, panandalian lamang. Walang magtatagal. Kaya huwag nating panatilihin ang mga kirot, puot at sama ng loob sa ating mga puso. Dahil ang mga ito, lilipas lamang. Kung tayo ay nabubuhay sa Panginoon, tayo ay makakatanggap ng Kanyang awa at kapatawaran. Kaya maaari bang pumalakpak ang pinatawad ni Jesus Nazareno? Kung tayong lahat nakaranas ng Kanyang pagpapatawad, ang hamon sa atin, patawarin din natin ang mga taong nagkasala at sumugat sa ating puso. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas ayan, napakalakas ng palakpak ninyo, ha? Dapat yung palakpak na yan, marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kagaya nga ng sinabi ko, naway ang itanim natin sa ating puso ay pagmamahal at kapatawaran, imbis na galit, poot, at hinanakit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sana'y lagi po nating tatandaan na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Basta buo ang puso natin upang magsisi at humingi ng kapatawaran. Hindi po nauubos ang awa at habag ng Diyos. Lagi niya po tayong hinihintay sa ating pagbabalik loob. Ngunit, kung magiging matigas ang ating puso at hindi tayo susunod sa Kanyang kalooban, masasayang ang biyaya niyang habag at awa para sa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na diwa ng pagpapatawad. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdayalogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, gera at pangdarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa'y kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming na mayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling katahimikan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, O Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin, kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at nagahari ngayon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin
ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kaniyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang gumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tayo po ay magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBCP, Episcopal Commission on Catechesis at Catholic Education, at sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway paghariin ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!